Evening to everyone. It's me, Sanit, again. Welcome back to my channel. This evening, I would like to share to all of you how to make this one. How to make this beautiful headband using beads, flower beads. So, hope you can see this one. This is our project. So, please join me until the project is done. Sasample ko lang po kung paano ko ilagay yung ribbon. Paano balutin itong ating headband. Ang una po, lalagyan natin ng glue. Ang una po, lalagyan natin siya ng glue. Diyan. Ganon. Ito, sample ko lang po ito. Pero may hinanda na po ako. Isasample ko lang po sa inyo kung paano gawin to. Pag ganyan muna po, ganyan. Tapos hold nyo po, tapos ikot niyo po ganyan. Siguruhin nyo po naka-overlap. Nag-overlap po yung ribbon niyo, gano'n, nag-overlap po. Ayan, ganyan. Para maganda po yung outcome. Tutuloy-tuloy nyo po yun hanggang matapos po yung ating paglalagay ng ano ng ribbon, paglalagay natin ng balot. Tutuloy-tuloy natin hanggang matapos. Ano po? Sample ko lang po ito. Ano po? Kasi kung itutuloy ko po ito, mauubos po yung ating oras. Ano po? May nakahanda na po ako. So ganoon lang po yung gagawin natin. Ano, tuloy-tuloy lang po 'yun. At tapos tuwing iikot ninyo, maglalagay kayo ng glue. Ano po? Ayan, pag iikot ninyo, ganoon. Naka-overlap, tapos lagay kayo ng glue, tapos ikot uli, ganun, hanggang matapos po, ano, just continue hanggang matapos po yung ating gawa, hanggang matapos hanggang doon sa dulo, ano po. Now, proceed po tayo sa bulaklak, ano po, proceed tayo sa beads. Meron po tayong ang apat na base, ito po yung apat na base, ito po yung apat na petals, at ito po yung pinaka-buds po natin, ano po. So, gamit lang po tayo ng nylon. Ano po? Gagamit tayo ng nylon. Approximate lang po yung haba niya. Ano po? Ayan. Huwag masyadong maikli para maiikot-ikot ninyo yung inyong nylon. Ano po? Ayan. Gagawa tayo, ano natin itong base. Ayusin muna po natin yung base. Ituhog po natin one by one. Ayan. So, siguraduhin lang po ninyong pantay. Ano po? Pag pantayin nyo po yung dulo sa dulo. Ganyan. Tapos, gawa po tayo ng square knot para maging okay po yung ating base. Ganon. Another square knot pa po. Para ma-hold po siya, ano, huwag pong mag-come out, ano po. Tuhog ninyo yung petals, babalik nyo po doon sa, ano, sa pinakang base niya. Kabilaan po yun. Pero, magkahiwalay na po yung inyong, magkahiwalay na po yung nylon. Yung isa po papuntang kanan at yung isa po papunta sa kaliwa. Tuhog ninyo doon sa ilalim. Ganon. At ito naman pong isa dito sa kaliwa. Natuhog na po natin siya. Tapos i-fold natin na ganon. Ayan. Ipagpatuloy po natin yung ating paggagawa. Yung pagtuhog po ng petals simula sa ilalim muna po pag going up, tapos ibalik po natin sa base para sa base result po. Pagpatuloy hanggang matapos po. Ganyan na po yung outcome niya. Ayan. Ano po? So, ganun lang po yung ating gagawin. Ano po? Ayan.
So buo na po yung bulaklak natin. Iyan na po yung ating lahat po siya may base na apat sa ilalim. Ano po? Ayan. So ngayon, ikakabit po natin siya dito sa ating pinag-prepare na kakabit po natin siya sa isang side lang po dito. At 3 inch po ang sisimula natin. Kasi sa side lang po tayo maglalagay. O kaya dito sa side na to. Ano po? Ayan. So, 3 inch po yung dito. From the bottom po hanggang dito. 3 inch lang po siya. Tapos, tatahian po natin. Wait lang. So, ito po. Ikakabit natin. Ayan, sabi ko sa inyo, 3 inch yung pamuhat dito. Kasi dito lang po sa side na to ilalagay. Sisimulan po natin dito. So, ganyan po. Isa-isa nating ikakabit uli. Pwede ninyong i-glue, but mas maganda po itahin ninyo kasi para wag po agad-agad matatanggal. Ano po? Tapos purple po. Pagpatuloy po natin hanggang matapos po. Ano? Ganyan lang po yung gagawin natin. Ano po? Tatahi natin. Nating ilagay itong ating beads. Ano po? Dalawa pa po. Continue lang po natin. Ito po yung natapos natin. Ganyan po yan. Nasa side po yan. Pag isinuot po, nasa sa isang side lang po ng ulo yan. Ano po? Ayan. So, yan lang po yung decoration niya. Nasa side lang. Ano po? Ayan. So, yung mahirap lang po dito yung paggawa ng bulaklak. Ano po? Kasi, tinutusok po yun pa pataas. Pasok dito. Tapos, balik. Tusok uli doon sa ano niya, sa base niya. Ano po? Para maging bulaklak po. Ano? So, yun po yung project natin ngayong gabi. Ano po? Ganyan lang po siya. So, ayan po yung ating project. Ano? Ayan. Makikita niyo po yung ganda ng ating project. So, kayo na po yung bahala kung anong kulay ng beads ang gagamitin niyo. Ano po? Ang butas po ng petals ay isa lang. Ano po? Isa lang po yung butas niya sa gitna lang po ng beads. Ano po? So, yan lang po ang ating project ngayong gabi at sana nag-enjoy po kayo. Ano? Project is done already. That you can see the project. This is the result. Ito po yung resulta ng ating project. Ayan po. At medyo mahirap lang pong gawin yung bulaklak niya. Ano po? At ang masasabi ko lang po dyan ay kung ilan po yung petals nyo, yun din po yung base na bead sa ilalim. Ano po? Para dun po natin ikokonekta yung ating petals. Ano po? Maliliit lang po itong petals kasi kaya hindi nyo gaano makita. Tapos transparent po yung ginamit na nylon thread. Maliit lang po siya. Ano po? Para maisuot po ninyong easy sa butas niya. Ano po? Ang technique lang po nun, laging nagsasalubong yung inyong thread. Ano po? Pag pasok ninyo doon sa dalawang sa butas, nagkasalubong po siya. Tapos mag u-unite lang po siya pag tutusukin ninyo yung petals going up. Tapos come back sa ibaba.
Tapos, salubong po uli, magsasalubong po uli siya doon sa ilalim uli. I-repeat ninyo po kung ano po yung ginawa ninyo doon nung una. Re-repeat din po ninyo uli, pasok uli po doon sa butas, magkasalubong din po uli. Kaya medyo fine lang po yung gagamitin nating sinulid o yung nylon thread natin para maibabalik-balik po natin. Tapos, ganun po nang ganun ang gagawin ninyo hanggang maikabit ninyo yung apat na petals. Tapos, yung buds po ninyo, yung pinakang gitna po, yun po yung para ma-adjust po yung mga tips, ma-adjust po itong mga flower na to, ayan, ikukuniktan po ninyo doon sa buds, ano, parang nakatayo po yung bulaklak, ano po. Parang ganyan po, sa nakikita nyo. So, yun lang po. Next time po, bibili po ako ng medyo malaki-laking beads para mas makita ninyo. Ito po kasi maliliit po yung beads niya. Ano po? Nakikita nyo po yun. Ganyan lang. So, medyo mahirap po pero maganda po siya pag nayari. At ito po ay sa side lang. Isang side lang po yan. Ganyan. Diyan lang po sa side niyan. Pangbata po kasi itong ginawa ko na to, kaya medyo maliit po yung headband. Ano, pambata lang po ito. So, tamang-tama lang po yan dito sa side na yan. O kaya dito sa side na to. Ayan. Ganon. Ganyan lang po yung mangyayari niya sa side lang. So, ayan po yung ating project ngayon. Sana nag-enjoy po kayo. At maraming salamat po sa inyong panonood at please like and subscribe at if you have any comment regarding about this one, just comment down below, I answer as I can. Hindi ko man po masagot agad-agad, ay babasahin ko po yung mga message nyo at na-enjoy din po ako na madalaw din yun ang inyong mga channel kung meron po kayo, mapanood ko rin po para makaget din po ako ng idea sa inyong mga ginagawa, ano po, at kung ano pa man po yung inyong binibidyo, ano po. So thank you po and see you to my next video. Have a wonderful evening to everyone.